Okay, magandang araw po mga kapatid. Hi Jerry. Ngayon po magluluto talang tayo ng ang luluto po natin itong araw na ito is spaghetti con broccoli. Dito sa atin ang tawag na ito, tawag na rito pasta con broccoli. Ang isasagot po natin to, mga lauk-lauk lang. Pero bago natin po umpisahan, pagka po manunod kayo ng aking video, like and share po, tsaka yung button, pag-ipindot na lang rin po yun. Salamat po. Ngayon po magluluto tayo ng spaghetti con broccoli. Ito po yung spaghetti natin, itong pasta spaghetti. Tapos ginait-gait ko na po itong ating verdura, itong broccoli. Ito na, ginait-gait ko na. Kakaan lang po naman, bawang lang. Ito. Sisindihan ko na po itong ating sinindihan ko na rin po itong ating papakulo natin tubig. Ito na. Medyo nagkupungkot na siya. Umuusok na. Tapos nag-porno rin po tayo ng polo. Ito po. Nag-porno ako ng polo. Ayan. Ito po. Malapit na rin pong maluto ito. Kanina pa po yung sinanang to. Malapit na lumuluto. Ayun na siya. Mamaya, titignan natin mamaya. Saka maluto na. Yung pong ating broccoli, isasama punahin natin ito. Itong ating bawang. Ayan. Tapos, na konting mantika. Ayan. Konting mantika. Tapos yan, ito nag-brown na ng konti. Tapos po, susunod na rin natin itong ating broccoli. Tapos po, tatakpan lang. Tatakpan lang natin itong ating linuluto na mga broccoli. Hanggang sa masyado lambot na siya. Hindi yung malambot na malambot ha. Kasi hindi po siya maganda pagka malambot na malambot. Dapat lang yung fragrance siya. Hintay lang po natin itong pagkagisa. Tapos po mamaya, lalagyan natin ng konting asin at saka
konting paminta. Pagka-aluhin na natin. Ilang naman po ang ano eh, ilang naman po ang sangkap noon. Ano lang siya, bawang, parang nagisa, parang ginisa lang siya, ganyan. Ginisa lang siya, tapos lalagyan lang natin lang ating paminta, tsaka asin. Para yung ating ano, yung ating verdura isa masisip, maglalasa na dun sa ating asin at saka paminta. Ang abong na ako, mabango na siya. Ang isa mo pa lang ay mabango siya. Salam na siya, tapos itong ating ano, tubig, uusok-usok na rin, tapos tama may, tatalbukan na lang natin ng ano, ng pasta itong tubig. Ito po madali lang siyang lutuin. Dahil simpleng-simpleng lang siya ang pagluluto niya. Igasta, igigisa lang yung broccoli. Tapos pag maluto, yun na yung lalagyan na natin itong ating pasta. Madali lang po siya. Sa susunod po, meron tayong gagawin dito. Sa ito po ano, tanim ko nung last year, ito maliit na kalabasa ito. Ito yung malaki. Ito yung pinakamalaking kalabasa na nagbunga sa ating panamim. Sa susunod po dito, ito meron tayong gagawin dito. Meron tayong lulutuin dito. Marami tayong maluluto dito. Putok-putok na po ng ating pan. Ang ating broccoli. Balitarin po lang siya. Ngayon po, lalagyan natin ng ano, ng black pepper. Ito ang ating broccoli, ano. Ang ganda ng pagkakana niya. Yan. Parang ang last na siya. Tapos, kunting asin. Kasi, yung pasta po natin, yung tubig doon, naglagay na ako ng asin. Maglagay na ako ng asin dito. So, hindi po makon yung maraming asin ng linuluto. Yung maraming o maalat yung ating linuluto. Kasi, pagka maalat, baka magkakasalit pa tayo sa bato. Tamtaman lang. Pero mayroon pong taong matataas ang magtimpla. Pero ako po, ay pagtimpla ko lang ganito. Katatangan.
lang. Hindi yung mahalap basta nagkalasa lang. Kasi pagka kasi mahalap, magkakasakit tayo sa bato. Hindi na pwedeng habulin pa yung mahalap. Kasi kung mahalap na, hindi na, malalagyan pa ng ibang asin. Pero kung dahan-dahan lang siya na linalagyan, malalagyan pa natin ng asin ma pagka medyo natabang tayo. Dinagdagan ko po ng oyo. Ito po yung ating pinapor ng manok. Titignan ko lang kung ito na. Pwede naman kasi titignan siya ang ganyan eh. Ang bango niya po, ang bango sa rosmarino. Mainit. Ayan. Ayan po. Medyo ano na rin siya. Kalampok na rin siya, maluluto na rin to. Ayan. Tama-tama lang po. Pagka naluto na yung ating pasta, maluluto na rin yung ating manok. Ayan, malaki na rin pong magkuhan yung ating ano, kumulo ang ating tubig para sa pasta. Ito pong ating pasta, number 7 rin po siya. Number 7. Ayan po. Number 7. Number 7 eh, ang ano niya, maluluto siya ng 11 minutes. 11 minutes siya. Yan number 7. Itong ating pasta. Ayun po. Pwede na rin natin lagyan mga kapatid ng ano, itong ating spaghetti, itong pasta. Pwede natin rin talpog doon sa kumukulong tubig. Dahil kung kulong-kulong na siya. Ito na po, isang bukos lang na ganyan. Pang tatlong katao lang naman eh. Ayan po siya. Naitalbog na natin.
kasi po dahil matigas siya, yung sa baba, lumambot na. Pwede na natin siyang idiin na ganito. Para lulubog na siya lahat. Wala nang litaw. Nakalubog na po siya lahat. Ngayon po ang ating broccoli is okay na rin. Luto na rin to. Kasi para crunchy. Hindi yung luto. Ayan po. Parang half cook lang siya. Then minutes po yun, 30 dahil lang siya 30, so 41 ang uwi na natin dahil 30 na siya, 30 may lang ito, 30. Ayan po ang ating broccoli. Luto na rin siya. Ang ulang pagkakas na rin. Kasi mo yung ilis niya. Maya-maya, yung ating pasta, 30. Pwede na nun na isa lang ilipan ko sa ating broccoli. Hanggat po na nahantay-antay lang natin ng konti itong ating linuluto is ayusin mo lang yung mesa para kakain na. Ayan, bukulo na rin po itong ating pasta. Hindi ko na po linagyan ng ano ito, ng yung paso na, yung tubig natin kanina. Hindi ko na linagyan ng mantika. Kasi, hindi ko na po itatapon itong ating tubig. Direkta na po siyang ibubuhos natin pagkaluto na. Ilalagay na natin dito, direkta dito sa ating verdura. Pagka naluto na itong pasta natin. So, konti pa. Okay na rin po itong ano, sa tama-tama. Pagkaluto ng ating pasta, luto na rin po yung ating pinornong manok. Pinornong chicken. Tawag po nila dito, ano, pornong polo. Before
Antay-antay lang po natin ng konti itong ating nalutong broccoli, spaghetti, mamaya-maya po, luto na lang ito, kakain na, pagkalo-haluin. Yan po, yung kinakaharap po natin na problema, no, na naka yung COVID-19 na yan, nananawagan na lang po ang ating presidente, sana maging mahinahon tayo, kung hindi tayo gagawa ng kung ano-ano man kaguluhan. Ang ating presidente naman po ginagawa niya po lahat para lahat tayo makinabang sa biyaya sa pinamimigay nilang tulong, lalo na sa ating mahihirap. Tulungan po natin sila. Kung matulungan po natin sila, para rin natulungan natin ng ating sarili. Kasi wala naman pong tutulong sa atin Kung hindi lahat tayo magtulong-tulungan, masugpo ang problema na yan, hanggang sa maalis na, tayo rin po ang makikinabang. Lahat po na makikinabang dyan, hindi lang yung isang tao. Lahat po tayo ay makikinabang. Pero nyo po, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa ang ibang mga kababayan natin na akala nila na pinababayaan na ng gobyerno, hindi po,